Inaaminto. Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumakaw ng nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at kagabalan at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
maging ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Mayroong mga araw na iyon, isa dinahat ang kanyang itong anak na lalaki, ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para pipitin kumain ng kanyang baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang langhas tumayo at nagsalita. Ano ba ang inyong ibig mangyari sa pagpapahiram sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa mga kautosan ng amin ni Luna. Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak ng kalakas sa hari, kasumpa-sumpang halimaw, maaari mo kunin ang buhay namin dito sa lupa. Ngunit, bubuhayin kami muli ng hari ng buong daigdig upang hindi na muli mamatay sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos. Ganoon din parusa ang sinabi ng ikatlong anak. Noong siya ay utusan ilawit ang kanyang dila, ginawa na ito agad at walang atubiling inabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya. Tinanggap ko ang mga kamay na ito buhat sa langit. Subalit, mas mahalaga pa sa akin ang mga utos ng Diyos at umaasa akong ibabalik niya ang mga kamay ko. Pati ang hari at mga tauhan niya kumama sa ipinakita ng tapang ng loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpaparusa nila. Namatay rin ang tatlong kapatid na ito. Isinunod namang parusahan ang ika-apat sa ganito rin manapit na pamamaraan. Nang mamatay, na sinabi nito, ako'y maligayang mamamatay sa kamay ninyo sapagkat alam ko ako'y muling bubuhayin ng Diyos. Ngunit ikaw, ang Diyoko, ay walang pag-asa mabubuhay ulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pili
sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alimin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang kabag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at manibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipakayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin niyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at pakilain lahat tulad ng ginawa ninyo. Ipanalangin din niyo na mailigtas kami sa mga bukto at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa Diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akay nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Noong panahon iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro Anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki, ang maiwang at maiwang walang
Sumagot si Jesus sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae na nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babae karapat-dapat na muling buhay para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging sumunod ng Diyos. Yan ang mga santo, yan ang mga
banal. Pangalawa, noong November po naman ay inaalala natin ang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid na yumaon na. At ang ginawa natin, sila'y ating pinagdasal. Tayo ay nag-alay ng misa para sa kanila sapagat tayo ay naniniwala na sila ay sa tulong at awa ng Diyos. Kung sila man ay nasa purgatorio, sila rin ay tatanggapin ng ating Panginoon sa kalangitan. Kaya po, itong dalawang pagdiriwang ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya na pagkatapos na tayo'y mamatay, ang mga sumasampalataya kay Jesus, sila'y muli bubuhay. Maaring sa mga santo, sila kasama na ni Jesus sa langit at yung mga iba pa, sila ay naghihintay ng kanilang panahon upang sila naman ay tanggapin sa langit. Ngayon po, ito ay tungkol sa kanila. Tapos na yung kanilang istorya. Tayo, patuloy pa na naglalakbay sa lupa. Siyempre, ano naman yung ating mga pangarap? Ang dami nating pangarap sa buhay. Pero, ang pinakadulo, dalawa lamang yung ating pupuntahan. Kahit ano tayo ay mayaman, mahirap, mabusog, may sakit, may mataas na posisyon, walang posisyon, may pinag-aralan, walang natapos, matanda, bata. Dalawa lang yung ating pwedeng puntahan. Ang langit o ang impyerno. Pero kayo, okay, wala naman sa ating gustong pumunta sa impyerno. Kaya ang ating pangarap sa buhay ay na tayo'y makarating sa langit. At ang langit, bakit pagamay langit? Ang langit ay hindi langit kung wala doon ang Diyos. Kaya may langit ay sapagkat naroon ang Diyos, alisin mo ang Diyos, wala ng langit. Ngayon, dito sa lupa, kasama na natin ang Diyos. Kaya lupa may langit. Kaya ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan ay ang pamumuhay dito sa lupa na kasama ang Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkilos, pagdama, pagdesisyon na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po. At isa sa mga dakilang karakteristik ng ating Panginoong Diyos, paglalarawan ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at kung saan may pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kaya po, ito'y damang-dama ng mga tunay na nagmamahal. Sapagat hindi ka pwedeng magmahal ng tunay kung ito'y hindi galing sa Diyos. Kasi yung pag-ibig, ito'y gas-gas na itong salita nito. Pero may pag-ibig talaga ng buhay. Yung totoo, at ang pag-ibig na ito ay galing sa Diyos. At kung ang pag-ibig na ating nararamdaman at yung ating itinadadama sa ating kapwa ay galing sa Diyos, matadama natin ang tunay na kaligayahan. Kahit tayo nasa gitna ng hirap. Si Jesus nga eh. Siya ay nahirapan, pero sa gitna ng kahirapan at masakit, damang-daman niya na siya ay kapiling ng Diyos. Kaya po ang ating pag-ibig ay galing sa Diyos, tunay ang kaligayahan, tunay ang kapayapaan, tunay ang ginagawa nating paglilingkod sa ating kapwa. Sa madaling sabi, totoo. Totoo. Pero kung ang pag-ibig natin ay hindi galing sa Diyos at ito'y kunyari, ito naman ay damarin pa natin eh, dama. Either tayo ang nagsasabi na kita'y mahal ko o tayo ang sinasabihan na mahal, dama dahil may kulang. Walang laman. At dama mo,
Kung paano naman yung nagkakamig ka? Kasi hindi mo pwede, hindi mo marami, hindi mo mandapan. Kaya po, ang paghahanda, ang pamumuhay dito sa lupa na katulad ng pangyayari sa buhay sa kabila ay ang unang higit sa lahat ang pagtanggap ng pag-ibig mula sa Diyos. Ang pag-ibig mula sa Diyos ay katulad ng sikat ng araw sa araw. Katulad nito, maliwanag. Maliwanag dito sa loob ng simbahan. At ang nagpapaliwanag dito ay yung sikat ng araw sa labas. Kung itong mga pintuan, mga bintana ay ating lalagyan ng sara na hindi makakapasok ang liwanag, madilim dito. Hindi dahil walang araw, kundi dahil pinipigilan natin ang pagpasok ng liwanag. Ganun din po yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan. 20%. Pero pwede nating sarahan. Pwede nating sarahan ang ating kalooban, ang ating sarili, ang ating pagkatao na doon ay hindi natin mararamdaman ang kanyang pagmamahal at ang nararamdaman natin ay kabuluhan, galit, pagkapuot, sama ng loob, pagkaingit, dahil nga pinigilan natin ang pagpasok ng pag-ibig na mula sa Diyos sa ating buhay. At napakaganda naman na kung tayo naman ay binubuksan natin ang ating sarili, ito naman ay dumadaloy sa ating kapwa sapagkat ang pag-ibig sa kanyang galing sarili ay dumadaloy. Ayaw ng pag-ibig na siya ay mapigilan, dumadaloy sa kapwa, sa mga anak, sa asawa, sa mga kaibigan, sa mga kasama sa trabaho. At ito po ang nangyari sa ating patron. Ang pag-ibig na kanyang nadama mula sa Panginoong Diyos ay kanyang ipinadaloy na kahit siya ay nasa loob ng kumpento, sino man ang tao ang kanyang matatagpo na dadama ang pag-ibig na mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ano kaya? Pagkatapos ng ating kamatayan, nasaan tayo? Siyempre, ang gusto ng Diyos, tayo'y kanyang makapiging. Sana'y sa pamamagitan ng pag-ibigbas natin sa pag-ibig ng Diyos, madama natin ang kanyang magandahan o kay padaloy sa mga bahay sa buhay at kahit hindi kapilala, lupa ay langit na rin. At ito ay mangyayari, ipagkasal natin sa tulong ng panalangin ng ating patron, si San Martin. Kung ating ipagkasal na pinagpapatuloy natin ang banal na Diyos. May tumayo para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos, Amang Kapangyarihan sa lahat na may iwan ang langit at lupa, sumasampalataya mo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkaroon pa siya alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibig, nanalo sa pinaroon ng mga yumao, ng may ikatlong araw ng buhay na magbili, umakyat sa langit, nalulog para sa ating litania ay isang maliit ng